Hi guys, ang gagawin nating video ngayon ay kung paano ko ginawa ang aking milk loaf bread kahapon. Kasi ang daming nagtatanong sa mga kaibigan ko sa Facebook, kaya subukan kong gawin at kung ano yung mga kailangan na gamitin. Okay, bago ang lahat, itali ko mo ngayon. Ayan, tapos ko nang magugas ng kamay kasi kailangan nating kamayin mamaya yung ating tinapay na gagawin. Okay, bago yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ating mga kailangan na ingredients. Okay, meron tayo nitong isang pirasong itlog, dalawang kutsarang asukal, dalawang kutsarang milk powder, at saka yung harina natin na isa't kalahating cup. Yung sa cup na rice cooker ang gamit ko. Tsaka yung 80 ml na fresh milk. At syempre, yung ating instant yeast. Okay, so, muti ko na palang kalimutan yung ating butter. Mamaya, mga isang kutsarang butter lang ang ilalagay natin. Mamaya pa yun. Okay. So, simulan na natin kung ano ang ating unang gawin. Okay. Ito na yung ating itlog. Ilagay natin una yung ating puting asukal. Isunod natin yung ating milk powder. Tapos yung ating milk. Pagkatapos natin gawin yung ating dough, kunin natin yung ating paglutuan. Tapos, lalagyan lang natin ng kunting butter para hindi siya masyadong dumikit mamaya.
Pagkatapos, ilagay lang natin yung ating dough. Ganyan lang. Ayan. Ilagay lang natin yung ating dough. Pwede nyo rin itong patubuin muna ha, bago nyo ilagay sa lutuan. Pero ako, gusto ko diretso na lang. Ayan. Lagay ko siya diretso sa aking lutuan. Tapos, i-rest ko siya ng 30 minutes or more. Until magdubli yung tubo niya. Ayan. Yan lang siya. Yan yung ginagawa ko. Tapos, takpan ko lang siya. Takpan ko ng cling wrap. Patutubuin ko muna siya ng hanggang 30 minutes or hanggang magdubli yung laki niya. Hanggang mapuno to. Mamaya tinignan nyo, mapuno tong lutuan, yung ano niya, pulmahan niya. Pag napuno na itong hulmahan niya, saka ko na siya i-bake. Okay, see you later. Okay, ito na yung ating dough. Tingnan niyo yung size niya. Bumubli na yung size niya. At nagpainit na rin ako ng... Nagpainit na rin ako ng ating oven. Ayan, ating oven. Nagpainit na rin ako ng oven tapos sa init na 170. Ilagay na natin siya sa oven yung ating dough. Ayan. Lulutuin lang natin siya ng 30 minutes. Slice na natin ang ating bread. Luto na siya. I-slice na natin yung ating bread. Tingnan natin kung gaano ka-soft yung ating bread.